Okay. So, good morning sa inyo lahat. Good morning. Okay, nandito ngayon tayo para sa NDO3. Ito ay more on realization. After natutunan nyo yung NDO1, NDO2, dito naman sa NDO3, ang gagawin natin, baka may mga maling bagay ka pa na ginagawa mo pa rin hanggang ngayon. Kaya mabagal ang paglaki ng grupo mo, mabagal ang paglaki ng check-in nyo. Okay na, itong mga bagay na to dapat tanggalin nyo na po. At dito nyo rin malalaman kung bakit mga naging successful yung mga taong kilala nyo na nabago ang buhay nila rito. Dami nating istorya. Sa Laguna, makikita mo istorya, dating tricycle driver, dating mag-peaceball, tricycle driver, Fidel Perez, nabago buhay. Mario Belen, dating mag-peaceball lang. JR Colina, dating janitor. So maraming pang tao rito ang nabago yung buhay nila. Sa katunayan, gumawa pa ng libro ang ating may-ari ng kumpanya, Ma'am Doyi. Gumawa sila isang libro na ang title ng libro, Good Morning. Kasi sa librong yon pinapakita yung unang 50 tao na natulungan at naging successful sa First Vita Plus. Okay? Yung mga taong yon sila yung mga tao na ginusto nilang mabago pa buhay nila. Kasi meron tayong tinatawag na 4 pillars of success. 4 pillars of success. Apat yan. Unang-una, you have to make decision. Kailangan mag-decide ka kung na ito talaga ang gusto mong gawin. Hindi pwedeng pinipilit ka lang. Ano mang bunga na hinog sa pilit, mapait. Pero kapag ang bunga, hinog na hinog, napakasarap po yan. Hindi pwedeng pinipilit ka lang dito ng mga kaibigan mo, barkada mo, kasi may mga dealer na tatanungin mo, bakit ka naging dealer ng Vita Plus? Alam mo, isasagot sa'yo, kasi girlfriend ko dealer. Pag hindi ako nag-join, break na kami. Tanungin mo yung iba, bakit ka naging dealer ng Vita Plus? Kasi mga kumari ko, dealer. Pag hindi ako nag-join, hindi ako in sa grupo. Eh yung iba, tanungin mo, bakit ka naging dealer ng Vita Plus? Dati ko may negosyo. Nabaon ako sa utang. Nung makita ko Vita Plus, nakita ko na dito ako babangon ulit. Yung mga tao na talagang nagdesisyon na baguhin yung buhay nila sa mas maganda. Okay? So number one yan, you have to make decision. At ang pagdedesisyon, hindi dapat pinatatagal. Dapat split seconds lang yan. Nakita mo oportunidad, i-grab mo kaagad. Okay? Ano pa? Number two. At walang silbi ang na-desisyonan mo pag hindi mo to nilagyan ng action. You have to take action. Kailangan actionan nyo. Paano malalaman kung totoo yung napapag-aralan mo kung hindi nyo a-actionan? Paano malalaman kung tama ang na-desisyonan mo pag hindi mo in-actionan? Parang ganito yan. May 3 palaka na nasa pangpang ng ilog. Isa sa palaka ay nagdesisyon tumalon sa ilog. Tanong po, ilang palaka ang natira sa pangpang? 2? Ibang sagot? Sagot? 3. Bakit? Nagdesisyon lang siya. Hindi pa siya umaaksyon. Iba yung nag-umaksyon, iba yung nagdesisyon. Parang ganito, may 4 na butiki sa Kesame. Yung isa nagtumbling, ilan natira? Ha? 4? 3? Ang sagot, wala. Bakit? Nung tumagtumbling yung isa, natuwa yung 3 na nagandahan, nagalingan, pumalakpak, nakabitaw din sila, nahulog yung 3. Okay? So, you have to take action. Actionan nyo kung ano na-desisyonan nyo. At habang uma-action kayo, sari-saring resulta, okay? Analyze result. Analyze result. Resulta mo. I-analyze mo. Yan ba yung gusto mong resulta? Sabi mo, ang gusto mo ngayong araw, ngayong linggong to, ang check mo, 20,000. Eh, nakuha mo lang 10,000. Ano gagawin mo? Yung pang-apat. You have to make adjustment. Kailangan mag-adjust kayo. Kung ano ginawa mo, kung bakit ka nagka 10,000, ang pag-a-adjust doon, doblehin mo lang ang ginawa mo at sigurado 20,000 ang magiging check mo ngayong linggong ito. Parang ganito. May alaga kang isang baka. At ang bakang ito, nagbibigay sa'yo
ng isang litro milk. E gusto mo magkaroon ng 5 litro. Ano gagawin mo? Option A, gatasan ang gatasan yung baka. Option B, magdagdag ka ng baka. Ano tamang sagot? Magdagdag ng baka. Kasi itong bakan to, may capacity lang siya na kaya niya ibigay. At kapag yung ginatasan ng ginatasan mo, ang kasunod dyan, dugo na yan. Okay? Kung mapapansin nyo, sa grupo nyo, may mga grupo ka na ang kayang ipasok sa loob na 1 linggo, 3, 5. Ganun lang ang kayang nilang ipasok. Hindi mo kayang mapilit yun na magpasok ng 10. Talagang hanggang dun lang ang kaya nila. Kung gusto mo marami nagpapasok sa'yo, ano gagawin? Magdagdag ka ng tao para maraming nagpapasok sa'yo. Malino po? Yung 4 na yan, magkasama yan. Hindi pwedeng mawawala dyan. Katulad na inuupuan nyo, ilan po ba paan na inuupuan nyo? 4. Subukan yung tanggalan na isa. Posibleng tumayo upuan, pero delikado pag inuupuan mo. Lalo na pag tinanggal lang pa ng isa. 2 paan na lang yan. Ano mangyayari sa upuan? Ni upuan, hindi kayang tumayo. Gigets nyo? So, hindi pwede yan, hindi pwede magkahiwa-hiwala yan. Hindi pwede na nag-desisyon ka, nag-a-analyze ka, nag-a-adjust ka, nang wala ka namang ina-actionan. Hindi naman pwede na uma-action ka, nag-a-analyze ka, nag-a-adjust ka, nang wala kang nadidesisyonan. Magkasama yung 4 na yan. Kaya nga, 4 pillars of success. Para sa isang bahay. Di ba? Ano pillars ng success? Ng bahay, pillars ng bahay. Di ba 4 din? Para maging matibay ang bahay. Okay, alam nyo, isa lang naman dahilan kung bakit tayo nandito lahat. At yung dahilan na yan, dahil dito. Sa ating big dreams. Upline, hindi pa pwedeng small dreams lang. Hindi pwede. Kailangan big dreams. Kasi yan ang magsisipa sa'yo para gumalaw ka sa negosyong ito. Kasi kung ang pangarap mo small time lang, small dreams lang, halimbawa, ang pangarap mo lang magkaroon ng owner type jeep sa Vita Plus, I suggest, huwag ka na mag-Vita Plus. Kasi bakit? Masisira lang buhay mo. Magugulo lang buhay mo. Kasi magsipag ka lang sa labas, okay, makakabili ka ng owner type jeep. Dapat sa Vita Plus, big dreams. Sabi mo, gusto mo magka-Mercedes-Benz, gusto mo magka-BMW. Pag hindi mo nakuha yung Mercedes-Benz, hindi mo nakuha-BMW, tingin mo, saan ang bagsak mo? Honda Civic brand new, Toyota Corolla brand new. Di maganda pa rin, big dreams pa rin yun. Eh kung owner type jeep, big dreams na sa'yo. Okay? Saan ang bagsak mo pag hindi mo nakuha owner type jeep? Tricycle. Buti nga, kung tricycle, mamaya kuliglig ang makuha mo. So dapat big dreams. Alam mo kapatid, dapat matagal mo na nakuha yung big dreams na yan. Dinidelay mo lang. Pinatatagal mo lang. Nakakita na ba kayo ng truck? Nakalagay po sa truck, government project, do not delay. Perishable goods, do not delay. Maglagay ka rito, big dreams, do not delay. Huwag mo na i-delay pangarap mo. Huwag kang papayag na matatapos ang 2012 na hindi ka milyonaryo sa Vita Plus. Dapat humataw ka na rito. Okay? Kaya, big dreams. At walang ibang pagmumula ng big dreams na yan, kundi sa'yo. Paano ka makakarating simula sa'yo papunta sa pangarap mo? Sabi natin sa mga nakaraang training natin kanina, okay, dapat magkaroon ka ng GLLA. Good Learning Listening Attitude. Dapat meron ka niyan. Na pag sinabing may training, ang lagi mong sagot sa upline mo, yes, upline, darating ako dyan. Drop everything. Okay? Kasi pag meron kang good learning listening attitude, ang kasunod po niyan, magle-learn kayo. At kapag natuto ka, pwede ka nang mag-teach. Maituturo mo ang mga natutunan mo. Meron po ba teacher dito? Sino teacher? Taas ang kamay. Wala. Teacher. Di ba principle of teaching? You cannot give what you don't have.
Di ba? Kaya naman ituturo mo kung wala ka alam. So dapat matuto kayo para makapagturo ka, makapagpayo ka sa mga downline mo. Kasi kapag nakakapagturo ka sa downline mo, okay, ano mangyayari? Maduduplicate ka. Magkakaroon ngayon ng mga tao under you na alam nilang gawin ang negosyo. At kapag na-duplicate mo sarili mo, madedelegate mo ngayon ang trabaho. Delegation. Okay? Madedelegate mo trabaho. Imaginin mo, meron kayong seminar dito, 100 tao. Tapos meron din kayong seminar sa Silang Cavite, 100 tao. Paresang araw, paresang oras. Kung ako lang ang marunong magpaliwanag, yung bang 100 tao sa Silang Cavite, paghihintayin niyo ron? Hindi, mag-uuwian po sila. Pero kung pares tayo marunong magpaliwanag, sir, doon ka sa Silang, ako dito. At the same time, 200 katao ang kinakausap nyo. Ang mangyayari ngayon sa grupo nyo, magmumultiply kayo. Mabilis kayong dumami. At pag mabilis kayong dumami, magkakaroon ka na ngayon ng big network. At pag meron kang big network, sigurado na dyan, big income. At pag meron kang big income, kuha, big dreams. Doon nagtatapos yon sa big dreams. Okay? May mga tao, sabi nila, sumali naman ako sa Vita Plus na yan, pero hindi ko nakuha big dreams ko. May mga ganyan nakausap pa kayo? Okay? Balikan natin. Bakit hindi nila nakuha big dreams nila? Balikan po natin. Siguro, kaya hindi nila nakuha big dreams nila kasi wala silang big income. Alam nga naman makabili kang kotse at checkin mo, 450 lang. Kaya naman sila walang big income kasi wala silang big network. Alam nga naman 75,000 ang checkin mo, ang tao mo, tatatlo. Saan ang gagaling ang mga pasok? At kaya ka walang big network, hindi kayo dumami. Bakit hindi kayo dumami? Hindi mo na-delegate ang trabaho. Bakit hindi mo na-delegate? Walang naka-duplicate sa'yo, walang nakagaya sa'yo. Eh bakit ba walang nakagaya sa'yo? Kasi wala ka naman tinuro. Eh ba't ba wala kang tinuro? Kasi wala kang alam. Eh ba't ba wala kang alam? Kasi wala kang good learning, listening attitude. Pinapating ka ng training, ang dami mong dahilan. Kaya pag hindi ka kumita, sino sisihin mo? Hindi ako, kayo. Hindi ang kumpanya, hindi ang upline mo, hindi ang downline mo, ang sisihin mo, sarili mo, pag hindi ka kumita rito. Nandito ang kumpanya, nandito ang upline mo, andito ang mga downline mo, sino na lang ang nawawala? Ikaw ang nawawala. Yan ang tinatawag namin na ladder of success. Obserbahan mo, habang tumatagal ka sa negosyong to, kung nasang ka na dyan. Dapat papaakit ka. Okay? Dapat habang tumatagal, papaakit ka dyan. Baka naman 1 taon, 2 taon ka na rito, nasa iyo ka pa rin. Mag-invite ka naman para maging ano kayo, we o kaya day. Alam mo kapatid, pag ito nagawa mo, sigurado pagyaman mo. Ito ang pinakasikreto sa networking. Duplication. Yung bang magkakaroon ka ng mga tao na kaparehas mong mag-isip, kaparehas mong gumalaw. Yung bang hataw ka, tapos sila hataw din. Yung bang nagtotok ka, sila nagtotok din. Pag nakakuha ka ng ganun tao, sigurado na. Baka naman ang nakokopya sa iyo, yung katamaran mo pa rin. Di ba, copy business? Kaya magpakita ka na sipag sa mga downline mo. Kasi ikaw ang pinagbabataya nila. Gets? Alam nyo, normal ang hirap. Lahat naman tayo nahihirapan eh. Di ba? Lahat ng bagay, mahirap sa una. Tama, mali? Lalo na sa mga babae. Kung maaalala nyo, first kiss nyo. Di ba, ang hirap?
Hindi mo malaman kung saan ka tatama. Mamaya, tumama ka sa ilong, hindi mo malaman. Pero ngayon, kahit ang dilim-dilim, ang galing-galing mo na. Sigurado ka na, natatama yun. Ano? Okay? So, papakita ko sa inyo rito isang graph ng pain and gain. Dito, yung effort. 10% effort, 100% effort. So, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90%. Dito naman kung gano'n ka nakatagal. Isang buwan, 12 buwan pataas. So, mangyayari, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, okay, ito, November, December doon. Dito yung income. Yan, income. Kung gano'ng kalaki na kinikita mo. At ito yung point of barrier. Yan yung gumagalaw. Yan yung gumagalaw. Okay. Kung mapapansin mo, pag bago ka pa lang, unang buwan, kaya itayo mo yan. Pag tumayo yan, dito tatapat yan. Unang buwan, 100% ang trabaho. Hataw. Pero ang income, maliit. Maliit lang ang income. Bago, 100% effort, ang income, maliit. Normal yon. Pansin yung mga top earner. Matatagal na rito, lagpas na rito. Kaya hihigayan. Kasi lagpas na eh. Pero effort niya, halos 10% na lang. Papirma-pirma lang ng cheque, pasigaw-sigaw lang ng power, grabe, hataw kayo. Pero income, napakalaki. Kanya? Sabi nila dito yung pain. Kaya normal ang hirap. Dito yung masalimuot ang buhay mo. Dito yung tanghaling tapat makakita ka ng bituin. Dito yun. Diyan yung pinagbabagsakan ka ng pinto, nilalait ka, networking pala yan, malis ka na, bang! May pinag-aralan ka naman, ba't mo ginagawa yung mga ganyan-ganyan? Dito yun. Dito naman yung gain. Dito yung nagsashopping ka ng bahay, nagsashopping ka na ng kotse, nagtutur na kayo ng pamilya mo, dito yan. Dito yung gain. Kaya nga raw, sabi nila, ang pag-build ng network, parang bodybuilding. Sino yung mga nag-gym na rito, nag-weights? Taas ang kamay. Okay. Kung mapapansin mo, mag-gym ka, mag-weights ka, mga isang buwan, dalawang buwan, buhat ka na. Mapapansin mo, after 2 months, namamaga na muscle mo. Di ba? Huwag hindi may makita kang salamin, nagpo-pose ka. Ganun ka na. Para si Don, mag-gym lang. Okay? Tapos tumigil ka ng mga isang buwan, dalawang buwan ulit, pansin mo yung muscle mo, babalik sa dati. Namagalan pala, hindi pala nag-build yung muscle mo. Ganon din sa pag-i-build ng network. Subukan mo mag-gym 1 taon, 2 taon. Sige, hirap ka. Mamamaga muscle mo. Tapos mag-skip ka na, kahit once a week na lang. Pero yung muscle mo hindi na lumiliit kasi na-build mo na ang muscle mo. Ganon din sa pag-network. Hataw ka 1 buwan, pak, bigla laki cheque. Tapos mag-relax ka, pak, bigla liit ang cheque. Kasi bakit? Hindi po mo pala na-build ang network mo. May mga taong sumali nga, pero hindi mo na-sustain. Hindi mo na-supportahan sila para mag-stay lahat sila at magtrabaho. Pero subukan mo lang gawin ng Vita Plus, training muna. 1 taon, 2 taon, hataw muna, training. Tsaka ka magpa-relax. Ang cheque mo lalaki, pero hindi na lumiliit kahit nagre-relax ka na. Kasi na-build mo na ang network mo. Kaya ito motto ng mga nag-gym to eh. No pain, no gain. Ang mga sundalo, mayroong motto yan. No guts, no glory. No retreat, no surrender. Mga gwardiya, meron din yan. No ID, no entry. Okay? So, no pain, no gain. Normal ang hirap. Skatin. Okay? Kasi may mga tao, ginawa nila itong negosyong to, pero kumikita na sila, pero huminto sila. May mga tao ba kayong ganyan nakausap? Na kahit may kinikita, huminto. Okay? Na yung mga ginawa nila, dapat iwasan nyo. Huwag nyong gagawin. Ang tawag natin dito, okay, burayin ko lang ha, na iwasan nyo, dapat huwag nyong papapasukin sa inyo ang ugali na to. 7.
deadly, nakakamatay talaga. Pitfalls in network marketing. 7 deadly pitfalls in network marketing. Unang-una, reinventing the wheel. Literally, ang gulong ng isang sasakyan, bilog. Huwag mo nang gawing square, huwag mo nang gawing triangle. Kaya ginawang bilog ang gulong ng sasakyan para smooth ang takbo. Subukan yung ganito gulong ng sasakyan nyo. Ano kaya takbo mo? Tug, 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 tug. Kaya ginawang gito bilog para smooth ang takbo. Ganun din ang ibig sabihin ng reinventing the wheel. Huwag ka nang mag-imbento ng sarili mong sistema. May sistema na, susundan mo na lang. Kasi mayroong mga tao masyadong marunong, masyadong magaling, sasabihin nila ganito, yan ba ang ladder nyo papunta sa big dreams? Hindi ako dadaan dyan. Dito ako dadaan. Simula sa akin, papunta ako dito. Number one yata ako sa Tupperware nung araw. Ayun ang pangarap niya, pero sa iba napupunta. Kasi nag-iimbento ng sarili niyang daan. Kapatid, eto na lang, oh. Sundan mo na lang. Huwag ka nang mag-isip. Baka maloko ka lang niya kung lalo wala ka naman iniisip. Okay? Yun ang ibig sabihin ng reinventing the wheel. Huwag kang mag-imbento ng sarili mong sistema. Di ba? Ano masarap? Mangopya o mag-isip? Mangopya na lang. Okay? Hindi ka na magmumroblema mag-isip. Pangalawa, small time attitude. Small time attitude. Okay. Sabi ko nga kanina, kung ang tingin mo sa negosyong to, small time, umasa ka, checkin mo, small time din. Kasi papetik-petik lang ang galaw mo niyan pag small time to. Okay? Gagawin mo Vita Plus ngayon, next week, hindi. Gagawin mo Vita Plus ulit, susunod na linggo, hindi ulit. Kasi papetik-petik lang ang trabaho mo. Okay? Hindi pwedeng small time lang ang tingin mo. Kaya nga, big dreams, oh. Kaya dapat tignan mo tong big time. Big time po ba negosyo natin? Yes! Yes, big time! Kapatid, 300,000 a month ang pinag-uusapan natin dito. Kaya dapat bigyan mo to ng time talaga. Okay, nagtsatsaga ka, 10,000 a month, 15,000 a month, sa 300,000 a month, ayaw mong pagtsagaan, parang may kulang sa tornilyo mo. May gets po? Tignan niyo siya as big time. Huwag pong small time. Kasi yung mga ibang tao, kaya sila nawala rito, ang tingin nila is, ay, small time lang yan. Akala nila, sabi nila ganito, yung mga tao, okay lang, hindi mo na ako magtatrabaho ngayon. Okay? Tsaka na ako magtatrabaho. Okay lang, 7699 lang naman eh. Bumalik pa product sa akin. Yun ang sabi nila. Kapatid, hindi ito nawawala sa'yo pag hindi ka trumatrabaho. Ang nawawala sa'yo, yung chance mong kumita ng 15,000 a day, 75,000 a week, at 300,000 a month. Yan ang nawawala sa'yo. Nung araw na nagpahinga ka, dun mo sana may invite ang next top earner ng First Vita Plus na magpapalaki ng grupo mo. Eh, nagpahinga ka. Di po ba? Tsaka na tayo magpahinga. Mas masarap magpahinga kung nag-300,000 a month ka na. Gets po? Okay, so tignan niyo siyang big time. Huwag pong small time lang ang tingin niyo. Okay? Ano pa? Pangatlo. Okay. Making yourself the issue. Ang issue, yung pangarap mo. Ito issue, oh. Huwag mong gawing issue ang sarili mo. Kasi may mga ibang dealer, hindi lang nabati ng upline, ang sama-sama na ng loob. Hindi ko binati ni upline. Ayoko nang magtrabaho. Eh di huwag ka magtrabaho. Kasi ba mawawala ng cheque.
unawain yung upline nyo. Kung hindi kayo nabati ng upline nyo, unawain yung upline nyo. Bakit? Sa laki ng grupo ng upline mo, halos buong Pilipinas, may grupo siya, iniisip niya kung paano niya hahatiin ang sarili niya. Paano niya pagbibigyan yung mga taong yun. Nagets nyo? Eh gusto pala, lagi kang nababati. Ako na pangalan mo, bibigay ko sa radyo, papabati kita araw-araw. Pagbati lang pala, gusto mo eh. Tandaan nyo ang upline nyo, agila. Tandaan, agila lang ang pinakamataas na ibon na lumilipad. Siya ang pinakamataas na ibon na lumipad, agila lang. At agila lang ang nakakadagit ng kapwa niya, agila. Kaya agila ang upline mo, kasi malalayong lugar na pinupuntahan yan. Kaya ikaw, magpaka-agila ka rin. Mulawin si upline, mulawin. Kaya dapat magpakamulawin ka rin. Huwag kang lagi kang mulate. Okay? Mulawin, agila, agila si upline. So huwag mo nang gawin issue. Kapag ang isang bagay hindi makakatulong sa paglaki ng network mo, huwag mo nang pag-aksayahan ng panahon. Kasi mga ibang dealer, masyado ibang dealer. Kukunin yung box natin, okay, kukunin yung box, tapos sasabihin, kung ano-ano sasabihin para sa box natin. Bakit ganito nakalagay na noon? Bakit hindi nakasulat yung ganon? Bakit hindi nakasulat yung ganyan? Kung lahat isusulat dito, tanggalin mo na pangalan ng Vita Plus. Palitan natin ng comics yan. Gusto pala, may nababase. Naintindihan nyo? Yung iba magtatanong, bakit walang bipad dyan? Bakit ba? Gusto makita ulo mo, uminom ka ng gamot, inahanap mo ba yung bipad nun? Inom ka na, inom ng gamot na eh. Nahanap mo ba bipad? Tandaan mo kapatid, kung ang isang bagay hindi makakatulong sa paglaki ng network mo, huwag mo nang pag-aksayahan ng panahon. Kung nag-iisip ka sa mga problemang yon, siguro mas higit na mag-isip ang may-ari ng kumpanya. Tandaan mo, 7699 lang ang nilabas mo. Ang kumpanya, ang may-ari ng kumpanya, milyon ang inilabas. Kaya mas may karapatan siya mag-isip niyan. Naisip na niya yon. Malinaw? Big dreams. Yun ang issue. Doon ka mag-focus sa big dreams mo. Okay? Ano pa? Number 4. Taking rejection personally. Kapatid, pag lahat ng nagre-reject sa'yo, pinersonal mo, liliit ang mundo mo. Pag yung lahat ng kapitbahay mo na hindi sumasali sa'yo, hindi sumasama, inaaway mo, huwag ka dadaan sa amin, titiradurin kita. Liliit ang mundo mo. Imaginin mo, lahat ng kapitbahay mo, inaaway mo na. Paglabas mo ng bahay, lahat yun nakatingin sa'yo. Gusto ka sakmalin lahat nun. Puro galit sa'yo yun eh. Okay? Kapatid, huwag yung personal na rejection. Normal lang po ang rejection. Kahit hindi ka naman mag-Vita Plus, nare-reject ka naman eh. Di ba? Pumara ka ng taxi, pumara ka ng tricycle, hindi ka sinakay. Di ba rejected ka? Nagdabdam ka ba? Naglupasay ka ba sa kalye? Hindi. Ano katwiran mo? Wala akong pakialam kung hindi mo ako isakay. Marami pang tricycle, marami pang taxi. Dapat ganun ang isipin mo. Wala akong pakialam kumare kung hindi ka sumali sa akin. Marami pa akong kumare. Hindi lang ikaw kumare ko. Dapat ganun lang. Huwag niyong pe-personal rejection. Malinaw? Kaya minsan tuloy, ang gandang gayahin ng mga attitude, ng mga crew ng Jollibee, crew ng Chowking, McDo, grabe mindsetting niyan. Kapag nagmamap yan, pansinin mo, nagmamap. Pag may pumasok, titigil siya. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Map ulit. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Map ulit. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Yung bang mga ginu-good morning nila, nag-good morning back ba sa kanila? Hindi. At isa ka dun. Sa hindi nag-good morning na yun. Nagdamdam ba siya? Hindi. Ano katwira niya? Wala akong pakialam kung hindi mo sagutin ng good morning ko. Ang importante, ginagawa ko lang ang trabaho ko para hindi ako masisante ng boss ko. Dapat ganun lang. Kasi kayong mga dealer, ugali-ugali nyo, gusto nyo, lahat ng kakausapin nyo, sasali ka agad sa'yo. Tama, mali? Tama. Ikaw nga, ang tagal mo sumali. Tapos sila, gusto mo, sali ka agad. Karma-karma lang yan. Okay? So, rejection. Ang solution sa rejection, respect and acceptance. Tanggapin mo sa sarili mo
na hindi lahat sasama sa iyo. Na lahat ng tao hindi pwedeng yumaman. Yan ang mga isipin mo. Okay, i-mindset mo sarili mo. Mindsetting lang yan. Halimbawa, ngayong araw na to, i-mindset mo sarili mo gayto, sabi mo. Simula ngayong araw na to, 100 tao ang magre-reject sa akin. I-mindset mo na sarili mo. Halimbawa, nag-invite ka bukas ng 5. Hindi sumama. Ibawas mo. Uy! 95 na lang ang hindi sasama sa akin. Sumunod na araw, nag-invite ka ng 3. Hindi rin dumating. Bawas mo ulit. Uy! 92 na lang ang hindi sasama sa akin. Hoy, reject niyo pa ako. Reject niyo pa ako para maubos na yan. Ang rejection, pinagtatawanan mo na lang ngayon. Imposibleng maubos ang 100 na wala man lang sasali sa'yo. Ilan ang baraha? Kapag bumunot ka ba, alas ka agad? Hindi. Okay? Ilan ang alas? Di ba, 4? Oh. Pag bumunot ba, alas ka agad? Hindi. Ano gagawin mo? Itapon mo, bumunot ka ulit. Okay? Pag hindi alas, tapon mo, bunot ulit. Kapatid, baka 48 na nabubunot mo, aayaw ka pa ba? Bakit? 4 na lang ang natitira. Baka silang 4 na ang next top earner na ma-under sa grupo mo. Kaya dapat hindi ka tumigil. Alam mo, naalala ko yung kwento nung tungkol sa, alam nyo ba yung, di ba, ano kinain nyo kanina? Ano tawag doon ng Jollibee? 39ers. Okay. Alam nyo ba yung salitang sa kinuha yun sa 49ers? 49ers. Ang ibig sabihin yan, 49 miners, minero. Nung araw, true story to ha, nung araw napabalita sa Amerika na meron daw nakabaon na malaking ginto sa Arizona. Grupo ng mga minero, nagtipon-tipon, 200 sila, nag-umpisang maghukay doon sa sinasabing pwesto sa Arizona ng malaking ginto. Isang linggo sila naghuhukay, after a week, isang linggo, yung 100 umayaw. Nagpatuloy yan, natirang 100. Isang linggo ulit ang nakalipas, 50 umayaw. Nagpatuloy yung 50. Okay? Itong 50 na to, sabay-sabay pumasok isang araw. Alas 8 ng umaga. Okay? Eksakto. Okay. 10:30. Umayaw ang isa. Okay? 10:30. 11:30. Umaga. Nahukay sa history ng Amerika ang pinakamalaking ginto sa Arizona. Hindi nakakapanghinayang to. Hindi nakakapanghinayang to. Ang nakakapanghinayang tong isa na to. Na isang oras na lang para sa pangarap niya, umayaw pa siya. Kapatid, baka isang oras na lang mai-invite mo na ang next top earner ng Vita Plus. Titigil ka pa ba? Ako niyo po? So huwag kang titigil. Yan lang, huwag niyo pe-personalin ang rejection. Normal lang ang rejection. Okay? Malinaw? Ano pa? Okay. Neglecting. Panlima. Neglecting your retailing. Retailing. Alam nyo ba na retailing is the key to sponsoring? Yung carry retail mo, ang kasunod niyan, magdi-dealer na yan. Yes. Bakit? 50% ng trabaho mo tapos na. Kumbinsido na siya sa produkto. Order na nga na ng order sa'yo yan eh. Dapat ang kasunod na 50% na yon ay maintindihan na lang niya kung paano siya makaka-discount at paano siya kikita sa negosyo natin. Gets nyo?
Kaya dapat yung inaalok mo na ng negosyo. Kaya dapat huwag nyo ineneglect ang pagre-retail. Lalo na kung bago pa lang kayong dealer, wala pa kayong cheque, wala pa kayong downline, dapat mag-retail po muna kayo. Napakasarap ibenta produkto natin. Okay? Pero dapat aralin nyo ang produkto nyo. Kasi hindi nyo maibibenta yan ang hindi nyo pinag-aaralan. Diba? Ang ganda ng mga produkto natin, saka nakakita ng tsoklate, kape, tapos ano pa, tea, na merong halong maka. Tayo lang ang meron ng ganun. Yung merong maka, eh baka magulat ka, susunod na araw, maglabas sila ng bago, may mamoy naman, may misda, may mambing. Diba? Sarap nga ano, no? Iinom ka ng tsoklate na may maka. Tapos magsasabon ka ng sabon na may labanos. Di ba meron tayo noon? Sabon na may sampalok. O di paglabas mo, amoy sinigang ka na. Diba? So gumamit kayo ng produkto. Ang dami natin magandang produkto. Lalo na yung phase 21 na sabon. Pag alam mo raw ang tamang paggamit, ang kutis mo nagkukutis 21. Yes! Pag hindi mo alam ang tamang paggamit, mukha kang pinanganak noong 1921. Kaya dapat alam niyo ang tamang paggamit. Lalo na yung virginity soap. Ano alam niyo sa virginity soap natin sa ginagamit? Oh, alam ko na sa isip niyo. Doon lang, ano? Oh, doon kayo mali. Ang virginity soap, ginagamit sa mukha. Kasi yung pores mo malalaki. Di ba? Pag gumamit ka ron noon, unti-unti lumiliit na babanat. Nawawala yung mga malalaking butas-butas sa mukha mo. O iniisip nyo, doon umaasa pa kayo? Kailangan na yan, sinulid at karayom. Okay? Kaya, naalala ko yung seminar namin sa Tatanay Rizal. Mga grupo ng senior citizen. Itong mga grupo ng senior citizen na to, mga lalaki, walang ibang hinihintay kundi yung aphrodisiac content ng First Vita Plus. Eh pagkatapos na yung mag-seminar, lapitan yung mga matatandang lalaki. Sabi nila, totoo ba yan? Totoo ba yan? Sabi namin, sabi ko, eh paano yung pamalalaman kung totoo, kung hindi kayo gagamit? So bilihan sila. Tigitigisang box. Iba, dalawa, isa. Nakaubos nga kami ng tatlong bag ng power pack. Naubos. Box-box lang. Kinabukasan, bumalik kami para i-follow up naman namin yung mga gustong mag-dealer. Pagbalik namin doon, yung isang matanda na bumili na isang box, hinihintay kami kanina pa. At galit na galit. Paglapit namin, ibinato sa harapan namin sa lamesa, yung product. Di naman totoo yan eh. Sabi ko, ba't niyo po nasabi? Wala naman yan eh. Ginamit ko yung kagabi, wala yan. Sabi ko po, ininom niyo po ba? Sabi ng matanda, iniinom ba yan? Kaya pala ako nilanggam kagabi. Binudbud pala. Dapat alam nyo kung saan para saan yung produkto natin. Naintindihan nyo? Okay? So huwag nyo ineneglect ang pagre-retail, ha? Dapat mag-retail po kayo. Napakaganda ng mga produkto natin. Unique ang produkto natin. Tayo lang ang meron. Palakpakan natin yung produkto natin. Okay? Panganim. Listening. To dream stealers. Mga magnanakaw ng ating pangarap. Ayan, yan ang tawag namin dun sa mga taong negative. Yung mga taong negative, ang tawag doon, mga dream stealers, mga magnanakaw ng pangarap. Okay? Sila yung mga tao, yan yung mga kapitbahay mo, na walang sinasabi, kundi, pare, mare, wag na kayo sumama sa mga ganyan-ganyan. Dito na lang tayo. Masaya maging mahirap. Sino kaya masaya sa mahirap? Okay? Ang tawag namin dyan, mga taong negative yan. Yan ang mga dream stealers. Sila yung magnanakaw ng pangarap mo. Di ba sa labas, crab mentality? Di ba, hilahan pa baba? Hinihila ka pa ba? Ayaw nilang umangat ka? Dito sa Vita Plus, iba. Hinihila ka ng upline mo pataas. Kaya pag kayo hinihila kayo ng upline nyo pataas, huwag naman kayo magpapabigat. Upline, layo mo pa ako. Huwag mo ganun. Okay? Kaya kayo, pag may kasama kayong negative, bago dumating sa opisina, bago dumating sa seminar, dapat nagte-text kayo sa upline nyo na may kasama kayong negative. Okay? Para makapaghanda si upline kung ano mga tamang salita ang sasabihin niya sa negative na taong yun. Halimbawa, nagte-text ka ganyan. Upline, may kasama ko ngayon, negative. Diba, ang habang i-type ng negative, mamaya makita ng tao, sino negative?
Alam mo, sabi mo, ikaw. So, pinalitan namin na may password kami sa negative. Ang tawag namin sa mga taong negative, tae. Upline, may kasama ko ngayon, tae. Di tapos. Di ba? Eh kaya lang, minsan may mga text tayo na undun ka na sa lugar, ang text mo wala pa. Di ba, may ganon? Eh paano mo sasabihin si Upline na may kasama kang tae? Upline, tae ito. Anong sabihin mo kay Upline? Ganon. Kaya may senyasan kayo ni Upline. Malayo pa lang si Upline, senyasan mo na si Upline. Upline! Ibig sabihin nun, may kasama kang tae. Kayo naman, pag alam nyo na negative ang tao, huwag nyo nang kausapin. Mahahawa lang kayo niyan. Yes! Sumama ka sa addict, ano ka? Sumama ka sa tambay, ano ka? Sumama ka sa chismosa, ano ka? Sumama ka sa negative, ano ka? Tae ka, di ba? Sumama ka sa payaman ng positive, ano ka? Payaman ka rin. Kaya pag alam nyo negative ang tao, huwag nyo nang pansinin, huwag nyo nang kausapin. Huwag mo nang aksayahin ang oras niya at huwag mo na rin aksayahin ang oras mo sa kanya. Para bang nakita mo na sa kalye? Nakita mo sa kalye, ha? Sabi mo, putik tae ba to o putik? Hindi ka pa makukontento nun, sisipain mo pa yon. Parang tae, pero parang putik. Hindi ka pa makukontento nun, aamuyin mo pa yon. Amoy tae, pero amoy putik. Ah, alam ko na para malaman ko, tikman ko. Ay, tae nga, buti na lang, hindi ko natapakan. Hindi mo natapakan, pero dinilaan mo na. Kaya tandaan nyo, yung tao, pag alam nyo negative, huwag nyo nang kausapin. Kasi mahahawa ka lang sa pagka-negative niya. Kahit sino kumausap dyan, negative na yan. Pero kapag positive naman yung tao, supportahan mo siya all the way na makuha niya pangarap niya. Kasi may mga dealer, may ibang dealer, ha? May dadaling bisita. Paupuin ng seminar. Tapos lalabas ng kwarto, tatawagin yung upline. Upline, nalika. May dala akong guest. Nandun nga lang sa amin, nakatambay yan eh. Ayun, upline. Ayun, pumapalakpak pa, upline. Mukhang tanga, no? Mukhang wala ka potensyal, ano, upline? Oh, mukhang eengot-eengot. Tinawag ng tanga, tinawag ng walang potensyal, tinawag na engot, eh mas engot ka, alam mo palang engot, dinala mo pa sa seminar. Naintindihan nyo? Kapag positive yung tao, supportahan nyo all the way. Tulog na nga pangarap niya, ginising mo pa. Nagigets nyo po? Kaya susuporta. Pag negative ang tao, huwag mo na kausapin. Pag positive ang tao, supportahan mo all the way. Malinaw? Okay, so, mga dream stealers. Sila yung mga magnanakaw ng pangarap mo. Okay? At ang pangpito, abusing your upline. Burn. Okay. Burn out. Itong burnout na to, ito ay isang sakit ng isang networker na huwag mong papapasukin sa'yo. Na kahit gaano kalaki kinikita mo, basta na burnout ka, aayaw ka. Paano nabe-burnout? Bakit nabe-burnout ang isang dealer? Kasi naaabuso. Paano naaabuso ang isang upline? Ganito yon. May downline ka sa Tarlac. Bukas may seminar kayo ron. Ngayon, kausap mo yung leader mo ron. Sabi ng leader mo, upline, remind ko lang, 9 o'clock ang seminar natin dito sa Tarlac. Okay? Dapat mas maaga ka, upline. Siyempre, mabait kang upline. Sabi mo, yes, leader, darating ako bukas dyan. Kinabukasan, alas 7 pa lang ng umaga, nasa Tarlac ka na. So, ginawa mo, niyaya mo yung leader mo dun sa venue. Kasi dapat kayo, pag may seminar kayo sa labas, dapat ikaw una sa venue para pakikiramdaman mo yung venue. I-feel mo muna yung lugar. Okay? So, pagdating sa venue, sabi mo sa leader mo, okay ba naman itong venue na to, leader? Sabi niya, yes, upline. Okay na okay itong lugar na to. Ang mga upuan, kumpleto ba? Yes, upline. Marami tayong upuan. May mga naka-reserve pa. Sound system, okay ba naman?
Yes, upline. Okay ang sound system dito. Whiteboard. May whiteboard ba tayo? Sabi ng leader mo. Di ba ikaw upline? Dapat ikaw nagdadala ng whiteboard. Sabi mo, ah, ganun ba? Sandali, kunin ko sa kotse. Kinuha niya sa kotse. Dala ni upline yung whiteboard. Nilagay ni upline yung whiteboard. Tsak. Tapos datingan na yung mga tao. So, siyempre, si upline ng speaker, ang galing ni upline. Kumbinsido yung mga tao. Gusto nang mag-join. Tinawag ka ulit ni upline. Leader, halika, dali. Interesado na sila. Nanghihingi sila ng application form. May application form ka ba? Sabi ng leader mo. Di ba nga ikaw upline? Dapat ikaw nagdadala ng application form. Sabi ng leader, ng upline mo. Ah, ganun ba? Sandali, kunin ko sa bag. Kuha si upline ng application form. Namigay sa mga tao. Tapos, mga 11 o'clock yon ng umaga. Bumulong ka sa upline mo. Upline, nag-text sa akin yung mga downline natin sa Pangasinan. Hihintayin daw tayo sa Pangasinan. Alauna, kasi lunch break nila. Upline, takbo naman tayo ng Pangasinan. Malapit na rito sa Tarlac yan. Siyempre, mabait kang upline, takbo kayo Pangasinan. Seminar kayo. Ang galing ni upline. Kumbinsido ka agad yung mga tao. Natapos na kayo mga alas 3 ng hapon. Bumulong ka naman kay upline. Upline, tumawag yung mga downline natin sa Baguio. Upline, hinihintay nila tayo after office sa Baguio. Upline, isang oras na lang, Baguio na. Upline, panik tayong Baguio. Siyempre, mahal ka ni upline, sama si upline sa Baguio. Talk na naman si upline sa Baguio. Alas 5 ng hapon yun. Okay? Natapos na kayo alas 7 ng gabi. Bumulong ka na naman kay upline. Upline, nakita ko sa kotse mo, ang dami mong dalang damit. Upline, upline kasi nag-text yung mga downline natin sa Batangas. Bukas daw, alas 8 ng umaga, naghihintay sila sa Batangas. Ano mo sabi ng upline mo? Ayoko na, ikaw na lang. Ano mo? Ano ginawa mo? Inalila mo ang upline mo. Ang upline mo dapat magtotok lang yan sa'yo. Pinakamarami 5 beses. I do, you watch. I do, you watch. I do, you watch. 5 beses. Pagkatapos nun, you do, I watch. You do, I watch. You do, I watch. 5 beses ulit. Pagkatapos nun, you do. Ibang grupo naman ang susuportahan ko. Dapat ganun lang. Hindi pwede si upline lang ang may hawak ng negosyo nyo. Dapat kahit wala si upline, kaya mong gawin ang negosyo nyo. Ano po? Kasi magiging upline ka rin. Tandaan mo kapatid, hanggat hindi mo binubuka bibig mo, hindi mo ginagawa ang negosyo. Yes! So dapat matuto kang magsalita. Kaya wag naman kayo mag-alala. Kasi alam ko kinakabahan kayo magsalita. Nahihiya kayo, di ba? Tandaan mo kapatid, habang kumakapal daw ang bulsa mo rito, kumakapal na rin ang mukha mo. Yes! Bakit ako mahihiya? Babaguhin mo buhay ng tao? Mahihiya ka? At alam ko, isa lang kinatatakutan nyo, yung magkamali. Di ba? Tandaan nyo, hindi nila alam na nagkakamali na kayo. Kahit sabihin mo na ang G-SOC dito, 500 lang. At ang SOC dito, 1.5. Hindi nila alam yun na mali ang sinabi mo. Ang nakakaalam lang na nagkakamali ka, upline mo. Kaya huwag kayong kakabahan. Okay? Kaya nga sinabi ko sa iyo, dapat mag-practice kayo. Mag-one-on-one. Okay? So, bibigyan ko kayo ng mga tip kung paano ang pagtayo dito sa harapan kapag hahawa ka na ng malaking grupo. At ang tawag namin dito, natin dito, okay? The art, okay, may kaartihan to eh. The art of power speaking. The art of power speaking. Unang-una, you have to boost your adrenaline. You have to boost your adrenaline. Nakakita na po ba kayo ng tao na habang nasusunugan siya, nabuhat niya mag-isa ang refrigerator nila? Yes. At nung matapos ang sunog, hoy, tulungan niyo ako, balik natin to. Hindi na niya kaya.
Ano nagpalakas sa kanya? Yung adrenaline niya. Kung tayo mayroong pader dito, ganyang kataas na pader, sa normal, hindi nyo po kayang talunin yan. Pero subukan yung habulin kayo ng tatlong pitbull, matatalon nyo po yan. Ano nagpalakas sa'yo? Adrenaline. Kaya dapat bago kayo mag-seminar, i-boost mo muna adrenaline mo. Yung mga boxer, alam nyo ba, bago lumaban yan, may mga boxer gusto, bago siya lumaban, sampal-sampalin siya muna. Iba-iba, sinusutok sa dibdib, para manggigil siya, para mabus yung adrenaline niya. Okay, sinasampal-sampal na ganyan. Eh di gusto mo, gawin ng ganun ang gawin mo. Bago ka mag-talk, pasampal ka muna sa mga downline mo, para mabus ang adrenaline mo. Okay? Yung iba ang ginagawa ganito, para mabus ang adrenaline. Iniisip nila kung kanino nila ito dinededicate yung ginagawa nila. Okay, ano na, alam mo na, may iba naman nasa isip, yung pamilya nila. Yung pangarap niya sa pamilya niya, kaya niya to ginagawa. Di ba, whatever it takes, remember? Ang commitment mo, whatever it takes, kahit ano mangyari. Okay? Pangalawa, enter the scene with authority. Okay, hindi yan yung pagtinawag ka, may kasama kang pulis. Hindi yung authority na yon. Okay, nakakita na ba kayo ng speaker? Sabihin, nakakita na kayo ng speaker nung ipinakilala siya, dito siya pumunta. Good morning, ako po speaker. Okay, doon sa kabilang dulo? Hindi. Saan nagpupunta speaker? Sa gitna. Kasi ang ibig sabihin ng gitna, authority. Okay? Diyan, sa gitna. At nung tinawag siya, pagpasok niya, sabi niya, okay, good morning po. Ako nga pala speaker. Okay, makinig po kayo. Hindi po ako naghanda, pasensya na kayo. Wala ka authority nun. Pagka ganun ka. Dapat pag tinawag ka, pakita mo sa kanila na ikaw ang may authority na magsalita. Okay, malinaw po? Okay, pangatlo. Take center. Center stage. So yung nga sinasabi ko, na ang mga speaker lagi nagpupunta sa gitna. Kaya kung mapapansin nyo, kung may platform, ang mas pudpod, gitna. Kasi ibig sabihin ng gitna, authority. Pansin ninyo sa bahay, di ba pag ang lamesa pahaba, sino lagi nakaupo sa dulo, sa mano? Tatay. Nung araw yon, ngayon nanay na. Hindi, tatay. Kasi siya may authority. Okay? At pag tumayo ka rito, huwag ka naman diretso-diretso. Dapat square foot ang paa. Huwag naman masyado maluwag, baka may malaglag. Dapat square foot lang ang paa. Kasi pagka square foot ang tayo mo, pag sumakay kang MRT, kahit saan pumunta yan, hindi ka matutumba kasi matatag ang tayo mo. Okay? At dapat din po, kung magsusuot kayo, dapat komportable suot nyo. Komportable ka. Kasi ang hirap nagtotoka, hindi ka komportable. Sabi mo, dito po para maging dealer po kayo. Naintindihan nyo ba? Hindi ka komportable nun eh. Kaya dapat komportable suot nyo pag mag-i-speaker po kayo. Okay? Ano pa? Yung apat. Catch their undivided attention. Pag pumasok kayo ng kwarto, lahat maingay. Di ba? Pagpasok nyo, maingay ang kwarto pa yun eh. Alam nyo, sa tagal ko na nagtotok, sa tagal ko na nagse-seminar, ito, bato-bato sa langit, ha? Tamaang kabit. Pinakapasaway itok, alam nyo ko, no? Teacher. Kasi may ingay ang mga yan, eh. Hindi magpapatalo yan, kasi speaker din yan, eh. Pero, pinakamasarap maging downline, teacher. Kasi bakit? Kaya niyang magturo. Pasaway itok yan, pero pag na-positive mo yan, masarap maging downline yan. Kasi kaya na niyang magturo. Bigyan mo lang ng tamang script yan, kaya niya ituro na sa mga downline niya yon. Okay? So, catch their undivided attention. May mga speaker, para makuha attention ng mga tao, nag-greet sila ng malakas. Good morning! Tapos mag-greet nila, good morning! So, yung mga nagkwekwentuhan, ay, ayan na speaker. Nakuha niya attention.
O kaya may mga speaker naman na pag tinawag, pumunta sa harap, hindi siya nagsasalita. Tinitignan lang niya yung mga nagkwekwentuhan. Siyempre, sasabihin nagkwekwentuhan, ay na speaker, ay na speaker. Nakuha niya atensyon. May mga ibang speaker, nag-jojoke naman. Di ba? Nag-jojoke naman yung mga ibang speaker. Sino po sa inyo nanonood ng Guns N' Roses? Siyempre, sabihin ng mga tao, sino yun? Sino kaya sa Guns N' Roses yun? Ako po yung gun. At di nakuha niya atensyon ng mga tao. Nag-jojoke siya. Okay, so depende sa inyo. Kung ano yung alam niyo para makuha atensyon ng mga tao, kunin niyo, gawin niyo po. Makakatulong po yan sa pagseminar niyo. Okay? At ito, panlima. Cut. Cut. Ingay nito. Hello. Kasi mamamere po po kasi, di ba? Ang kami nga sa isip ko ay isang Wednesday pa. So, oh. Okay, hindi, sa office naman yan. Okay, saan tayo? Saan ba tayo? Panlima. Okay. Okay? Sabi mo ako, ready? Okay, use eye contact. Napaka-importante po pagtingin sa mata ng tao. Tandaan nyo. Okay? Ang pangit pong tignan na hindi kayo tumitingin sa mata na mga kausap nyo. Sa umpisa, huwag po muna kayong titingin sa mata kasi kakabahan kayo. Kasi baba, pag sa umpisa pa lang, tumitingin ka kagad sa mata, eh mamaya nakita mo, naku, nanay ng dati kong girlfriend, kakabahan ka na. Naku, dati kong pinagkakautangan, kakabahan ka na. Kaya gagawin mo, ang pagtingin sa umpisa, huwag ka titingin diretso sa mata. Ang tingin dito. Sige, tumingin kayo. Tingin kayo dito. Magtingin lang kayo. Akala mo nakatingin sa mata. Di ba? Pero hindi, dito ka sa noo. Dito ka sa mundo nakatingin. Pag tumingin ka kasi rito, wala kang nakikitang muka. So wala kang makikilala. Hindi ka kakabahan. Ang nakikita mo, puro noo. Puro noo lang nakikita. Kasi dito ka tumingin. Kaya titingin ka lang sa mata kapag medyo na-relax ka na. Hindi ka na kinakabahan, doon ka natitingin sa mata. Para makipag-communicate naman sa mga tao. Malino po? Okay? Ano pa? Number 6, move around. Okay. Sabi ko, pag tinawag ka, pupunta ka sa gitna. Huwag naman po sa 2 oras sa seminar, hindi ka umaalis sa gitna. Kasi ang tendency, kapag dito ka lang sa gitna, ang tendency, mga mata ng audience mo, pag stagnant ang mata niyan, aantok-antok na yan. Kaya dapat gumagalaw ka. Hindi nyo napapansin? Ako magtoko, gumagano ako dito, pupunta ako dito, para sumusunod po ang mata nyo, para ma-exercise. Okay? At ang paggalaw, may art din. Kung gusto mo lagi nakaharap, gayto, lagi nakaharap sa tao, ang galaw mo, paganyan. Yan ang galaw mo. Yan, parang nagsasayaw lang na yun. Pag medyo bago pantalon mo, gusto mong pakita sa kanila, dilagay mo na ikot. Yan, lagay mo na ikot lang, gano'n. Kaya lang, tatantsahin nyo pag galaw nyo, ha? Baka mamaya, mahuhulog ka na pala ron. Mamaya, hanapin ka ng mga tao. Ba't nawala speaker? Okay, at buti ka nyo sana kung wireless ang hawak nyo. Eh, paano kung gayon may cordon? E di pag ikot mo, nakapulupot na lahat. Okay? Di na pulupot lang yan, di natumba ka. Kaya dapat tatansyahin nyo yung galaw nyo. At ang pagtuturo, pag may tuturo kayo sa bagay, ganun. Ganyan. Hindi ganun. Pag minsan nakakalimutan mo, iko-correct mo na lang sarili mo.
Dapat ano kay sensitive kayo sa ganun. Para i-correct mo sarili mo para ganun ang pagturo. Para medyo professional naman po. Okay? At meron kayong hand gesture. Pag meron kayong emphasize na isang bagay, lagyan mo ng hand gesture. Kamay. Tingnan nyo to ha. Sample lang ko kayo. Huwag nyo siyang tignan problema. Tignan nyo siya bilang solusyon sa matagal nyo ng problema. One. Two. Huwag nyo siyang tignan problema. Tignan mo siya bilang solusyon sa matagal mo ng problema. Ano mas maganda? May hand gesture. Di ba? Kaya lang, huwag mo sosobrahan na lahat na sasabihin mo, may kamay. Para maging dealer kayo rito, bibili lang kayo ng 7699 at ang matatanggap nyo, ha, 10 boxes plus 12 boxes. Alam mo pag ganun ang ginawa mo? Paglabas ng audience mo, ng mga guests, ang galing ng seminar, ano? Ang galing ng speaker, ano? Sasali tayo, no? Hahawa ang mga guests mo nun. Naalala ko nga, meron kami speaker dati, nung araw. Nagtotok siya, habang nagtotok siya, ganun siya ng ganun, no? Para maging dealer kayo rito, ganun siya ng ganun. Oh, para maging dealer, bibili kang power pack. 10 boxes plus 12 boxes. Hindi namin malaman kung meron siya nakikita na hindi namin nakikita ron. At salat siya ng salat doon. Kaya dapat maging aware kayo ha, pag nag-i-speaker kayo. Ha. Hindi basta ano lang ng ano ng kamay. Okay, pampito. Say thank you. Conclude with a bang. Maraming salamat po. Thank you. Bang! Hindi ganun. Ang ibig sabihin na say thank you, conclude with a bang, walang kwenta ang seminar mo ng isang oras, dalawang oras, kung wala kang bibitawang isang matinding kwento o statement na hindi magpapatulog sa mga guests mo. Kasi yun ang bibit-bitin nila pag uwi. Yung huling sinabi mo. Okay? Kung mapapansin nyo sa mga seminar ko, lagi po ako may iniiwang kwento. Iba't iba kwento. Ito ay isa sa mga paborito kong kwento. Kasi binabagay ko rin ang kwento sa mga kakausapin ko. Pag napansin ko yung kausap ko mga empleyado, ito favorite kong kwento. Isang araw, merong isang bata na naghihintay sa pagdating ng kanyang ama galing trabaho. Nang marinig ng bata na ito na kanyang ama, tuwan-tuwa niya sinalubong sa gate nila ito at hinila niya papunta sa sala. At habang nasa sala sila, hinuhubaran niya ng sapatos yung ama at nagtanong ang bata, "Dad, magkano po ba sahod niyo sa trabaho niyo?" Sabi ng ama, "Anak, confidential yan. Mami mo nga, hindi alam yan eh." "Sige na naman dad, hindi ko naman po sasabihin kay mami." Sa sobrang kulit po ng bata, napilitang magsalita ang ama. Ang sabi ng ama, "Anak, pinapasahod ako ng aking kumpanya ng 300 pesos kada oras." "Ay dad, napakalaki naman pala. Dad, pwede po ba akong humingi sa inyo ng 150? "Ay, kaya naman pala. Kaya mo pala tinatanong ang sahod ko kasi hihigi ka ng 150 sa akin. Siguro kung ano namang gastos gusto mo gawin bata ka." Medyo napalakas ang salita ng ama. Nasaktan ng bata. Tumakbo palayo at umiiyak ito. Siyempre puso ng ama na bagabag. Sabi ng ama, "Siguro talagang kailangan niya." So sinundan ng ama yung bata at kinatok niya sa kwarto. "Anak, buksan mo na pinto. Eto na 150. Sige na, bilin mo na ang gusto mong bilin." Nang marinig ng bata ang tinig na ama, tuwan-tuwa niyang binuksan ang pintuan ng kanyang kwarto at kinuha niya yung 150 na binibigay ng ama at dali-dali siyang bumalik sa kanyang kama at inangat niya ang kutsyon ng kanyang kama at lahat ng bariyang nandun inipon niya at nang ipunin ito at bilangin niya, umabot din ito ng 150. At nang itotal niya ito, iniabot niya ito sa kanyang ama at sinabi niya, "Dad, ito po 300 pesos. Baka pwede ko pong bilhin ng isang oras nyo. Maglaro lang po tayo." Kapatid, baka malakas ka nga kumita ngayon.
pero baka wala ka naman time para sa kanila. Maraming tao sa labas, malakas kumita. Pero problema nila, oras sa pamilya nila. Pero maraming tao sa labas, ang daming time. Pero problema nila ang pera. Yun po ang isang bagay na nagustuhan po namin sa ginagawa namin na to. Na dito may pera ka na, may oras ka pa, kasama mo, pamilya mo. Okay? So yun naman ginagalit yung kwento sa mga empleyado. Okay? So marami yan, mga pare, makinig kayo ng mga kwento. I-relate nyo sa negosyo natin. Importante na meron kang bibitawang kwento. Kasi this time, puso sa puso na usapan. Kapatid, kahit anong bangis ang isang leon, pag sa puso nyo po binaril yan, patay yan. Kahit anong tigas ng pandesal, pag sinauso mo sa mainit na kape, lalambot yan. Kahit anong negative yan taong yan, pag sa puso at sa puso kayo nag-usap, lalambot yan. Magpa-positive din po yan. Malinaw? So bago tayo magwakas, iwanan ko kayo na isang kwento. Pwede po ba? May dalawang magkapatid na nag-away, nagkagalit. Si Bunso, nandito ang kanyang bahay. Si Kuya, dito ang kanyang bahay. Sa sobrang tindi ng pag-aaway nila, pagkakagalit nila, si Kuya ay nagpagawa ng ilog sa pagitan nila. Ganong katindi galit. Ngayon si Bunso, siyempre galit din si Bunso, tumawag ng isang kalpintero. Ang bili niya sa kalpintero ganito, aalis ako ng 3 araw. Gusto ko pagbalik ko after 3 days, nagawa mo na yung pader na hindi ko makikita ang kuya ko. Ganong katindi galit. Pader naman ang pinagagawa niya na hindi na niya makikita kahit kailan ang kapatid niya. So umalis ngayon si Bunso. So naiwan ang kalpintero. After 3 days, pagbalik ng bunsong kapatid, wala siyang nakitang pader. Ang nakita niya na ginawa ng kalpintero ay isang tulay. Papagalitan na niya yung kalpintero, bigla niya nakita yung kuya niya lumalapit pa sa kanya at umiiyak. Nabukas ang 2 kamay at niyakap siya. Sabi niya, kapatid, sa kabila ng ginawa ko sa iyo, nagpagawa pa ako ng ilog, wag lang tayo magkita ang dalawa, nagawa mo pang magpagawa ng tulay. Sabi nung bunso sa sarili niya, pader nga pinagagawa ko eh, hindi tulay. So, sabi nung kuya, ngayon, nagkabati na tayo, magdidiwang tayo, kukumbinahin na lahat ng kamag-anak, uuwi ako, maghahanda ako. Tapos, sumunod ka, dun tayo kakain sa bahay ko, sabi ni kuya. So, umuwi si kuya. So, naiwan na lang si Bunso at yung kalpintero. Sabi nung kuya, ni Bunso, hindi na niya nakuhang pagalitan yung kalpintero. Kasi, maganda na rin naging resulta. Sabi sa kalpintero, salamat sa iyo. O di dahil sa tulay na ginawa mo at hindi yung pader na pinagagawa ko, nagkasundo kami magkapatid. Dumito ka na muna at sumama ka sa pagdiriwang namin magkapatid dahil nagkabati na kami dalawa. Sabi ng kalpintero, ay di na po, sir. Bakit naman? Sabi niya ni Bunso. Kasi sir, marami pa pong naghihintay na tao para gawaan ko ng tulay nila. Kapatid, tayo yung kalpintero. Maraming naghihintay na tao sa atin para igawa ng tulay papunta sa kaginhawaan ng buhay nila. So maraming salamat po sa inyo. Good morning po sa inyong lahat.